to give up, I'd be a fool. You were my all in all. Jesus. Thank you.
there's more. So open up the heavens and let your spirit fall like rain. Wash me in your presence. Refresh my life again. A hungry heart is what I bring to the table of my King. For there my soul is satisfied with all the goodness He provides. Oh, all that I need is there by faith. The table is set with mercy and grace. So I come with a hungry heart. As I come into His presence, I am made complete, feasting at His table and sitting at His feet. Then I will run and not grow weary. I will walk and never faint. Is what I bring to the table of my King. For there my soul is satisfied with all the goodness He provides. Oh, all that I need is there by faith. The table is set with mercy and grace. So I come with a hungry heart, just as I am without one plea, but that Thy blood was shed for me. And as You bid me come to Thee, O Lamb of God, heart is what I bring to the table of my King. For there my soul is satisfied with all the goodness He provides. Oh, all that I need is there by faith. The table is set with mercy and grace. So I come with a hungry heart. So I come with a hungry heart. Give them all.
Jesus, shattered dreams from their hearts, broken hearts. Give them all to Jesus, and He'll turn your sorrow into joy. Said you'd only see sunshine. He never said there'd be no rain. He only promises a heart full of singing. That the very thing that once brought Jesus, shattered dreams, wounded hearts, broken souls. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. again to be all alone.
this life, are your mercies in disguise. Thank you.
Good morning po. Tumayo po tayong lahat. At palakpakan po natin ang ating Panginoon ng malakas na malakas. Praise the Lord! Praise the Lord! Ang sabi po sa Psalm 150, verse 6, "Let everything that has breath praise the Lord." Praise the Lord. Amen. Sa Tagalog po, may dalawa pong ano dito, translation, sinama ko rin po. Sabi po dyan, lahat ng bagay na may hininga ay magpuri sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan ulit natin ating Panginoon. Meron pa pong isang translation na babasahin po natin. Sabi naman po dyan, ang lahat ng may buhay ay magpuri sa Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Sino po dito ang may buhay? Yes. Amen. So ang sabi dyan, purihin natin ang Panginoon. Amen? Yan. Kaya handa po natin ang ating puso, ang ating isipan, upang purihin ang Panginoon. Nandito tayo dahil sa habag ng Panginoon. Amen. Tayo nakarating sa lugar na ito because niloob ng Panginoon na tayo ay makarating sa lugar na ito at magkaroon ng pagkakataon na purihin siya. Amen? Amen. Amen. Kaya bago po tayo manalangin sa umagang ito, let's ask the worship team to sing a song, the Lord's Prayer, which we sang last week. But then again, this is a beautiful song that will remind us of the heart that we'll have with the Father. Amen? So let's sing this song beautifully. Lead us not into temptation, but
Praise the Lord, praise the Lord. What a beautiful song, as beautiful as our Father. Amen? Amen. Let's pray, let's close our eyes. Heavenly Father, You are the King of the universe. You are the Creator of heaven and earth. You are the provider of our life, Panginoon. And so this morning we are here, Lord. Our hearts are prepared, our minds are ready. Our body, Lord, are as well ready, Panginoon, to give You glory and honor and to sing praises to You, Father. Lord, our hearts is filled with gratitude sa lahat ng ginawa mo sa amin, Panginoon. And this morning, Lord, Father, we are, Lord, we want to sing beautiful songs sa Iyo, Panginoon. And we don't want anything to hinder us from singing beautiful songs to You, Panginoon. And so we pray that You remove anything that will hinder us from singing beautiful songs to You, Panginoon. Remove anything, Panginoon, that will hinder us from, Lord, giving all the best that we can do. Lord, cleanse us, Father, cleanse us. Prepare our hearts, prepare our minds, Father. Let the instruments, Lord, of the worship team produce beautiful sounds. Let the voice of the worship team make them glorious, Panginoon. Lord, all these things, Lord, we offer to You, to a deserving King. You are our King. Lord, You're no less than a King. And so, Lord, let our hearts, let everything about us generate the beautiful songs that we can do for You this morning, Panginoon. We also pray that You allow, You empower the preacher to deliver a beautiful message. Message of truth, message of love, a powerful message that will transform the lives of, Lord, of the people listening to Your message, Panginoon. Lord, fill Your man with Your love, with Your wisdom, and power and truth, Panginoon. So Your people will feel Your presence, will remember Your love, will remember Your faithfulness, and put their trust in You. Father, thank You so much for this morning. Thank You so much for this opportunity. Allow us to sing beautiful songs to You, Father. You are our loving God. You are our King. And we give all the glory, all the blessings, all the wisdom and dominion belongs to You. Father, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, parang ang hina ng palakpak natin para sa Panginoon. Para sa Panginoon po ang palakpak na ito. Woo! Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po pa, pwede pong pa-flash ulit ng verse, yung let everything that has breath praise the Lord. Pwede pong pa-flash ng verse na yon. Sabi po sa Bible, di ba, let everything that has breath praise the Lord. And even sa Isaiah, sinabi po ng Panginoon, these people I have formed for my pleasure, sabi ng Lord. They will show forth my praises. So we were created. We were created to praise the Lord. Amen? Sabi po ng Panginoon, ginawa niya ang bawat isa sa atin para magpuri sa Panginoon. And wag po nating hayaan na hindi natin magawa itong bagay na ito. Dahil kung atin pong iisipin yung mga bagay na binibili natin, yung manufacturer po, katulad ng TV, ng cellphone, yung manufacturer po, dinesign niya po yan ayon sa gusto niyang kung paano magagamit. Amen? So, kung hindi po ganun yung pina-perform ng bagay na iyon, it is considered defective. Diba po? So, tayo po, kin-create ng Lord to praise the Lord. Kung hindi po natin ito gagawin, we will be considered defective. At kung alam niyo po ba kung anong ginagawa sa mga bagay na defective? Tinatapon po, hindi po ginagamit. Amen? So, wag po nating hayaan na hindi tayo magamit ng Panginoon dahil defective tayo, dahil ma-find niya tayo na hindi nagpupuri sa Kanya. Amen? So, let us praise the Lord with all our being. Let us give Him everything. Let's give Him an extravagant worship today. Amen? Praise the Lord our God. Hallelujah. Let
Let everything that has breath praise the Lord. And let the living proclaim. Let everything that has breath praise the Lord. Woo! Let everything that has breath praise the Lord. Come on and praise the Lord. And let the living proclaim. Let everything that has breath praise the Lord. Woo! Praise the Lord.
napakasarap magpuri sa Panginoon simula ng araw ng pagpupuri sa Panginoon. Amen? In His presence, we will find joy, love, and peace. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom?
the presence of the Lord? Can we feel the real joy, love, and peace? Amen? Hallelujah. The peace that passeth all understanding when we have the Spirit of the Lord of our God. Hallelujah. There's so much love. There's so much peace. Hallelujah. We thank you, Lord. Continue to worship the Lord. Let us continue to stay in the presence of the Lord our God as we worship Him. And we praise you, Lord. A new
The Lord your God, He is here in this place, and He is listening to the praise and worship of His people. He loves hearing His people sing beautiful songs to Him. Hallelujah, Lord. We praise You, Lord, and we worship You, Lord God. Thank You, Jesus. Thank You, Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Thank You, Lord. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Let us sing this to the Lord. Amazing grace, how sweet the sound. Oh yes, Lord, that saved a wretch like me. Say it to the Lord your God. I once was lost, but now I found was blessed.
goodness of the Lord in our lives. Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. The Lord has promised good to you. His word, my hope, secures. He will my shield and portion be. As long as I live, my chains are gone. My chains are gone, and I've been set free.
Jesus, be exalted. We worship you, O Lord. Lord, ikaw lang po ang itinataas namin sa aming kalagitnaan, O Lord. Hallelujah, may you find our hearts faithful, Lord, to your word, O Lord God. We thank you, Jesus. We give you all the praises, all the honor, and all the glory. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Come on.
Magandang umaga sa inyo lahat, mga kapatid. Kanina yung kinanta natin, Amazing Grace, madalas kinakanta yan sa mga pag nililibing na yung tao, lalo na sa Amerika. Yan ang kinakanta, Amazing Grace, parang nilulubog sa, ano, sa lupa. At mamaya pag-usapan natin yan. Isang mapagpala at mapagpaalalang araw ng pagsamba sa lahat, no? Sana naaalala lagi natin ang araw ng pagsamba. Kanina kinanta natin yung The Lord's Prayer. It is good to talk to the Father first. Kasi siya yung ano, siya yung mahabagin. Alam niyo ba mga kapatid na kung hindi isinugo ng Diyos Amang nasa langit ang Panginoong Jesucristo, wala sa atin ang maliligtas. Amen. Hallelujah. Hindi tayo pwedeng Jesus only lang. Tandaan niyo 'yan. Dahil may Diyos Amang nasa langit. Amen. Hallelujah. Siya yung nahabag sa atin. At kung sinabi niya kay Jesus Christ, huwag kang bababa. Hindi ka magkakatawang tao. Pabayaan mong mamamatay ang lahi ni Adan. Walang maliligtas isa man sa atin. Amen. And for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believe in Him should not perish but have an everlasting life. Amen? Kaya nga sabi ko nga, nung Sunday, kinanta natin yung The Lord's Prayer dito sa Casa Bulacan. Sabi ko, every Sunday, we will, before we talk, before we do the business, let's talk to our Father in heaven because He is listening. Amen? Hallelujah. Ngayong umaga, we are touching heaven. Sa pagsamba natin, sa pagtawag natin sa Diyos Amang nasa langit, hinihipo natin ang kapangyarihan ng langit. Amen? Pinabababa natin ang langit dito sa lupa. Hallelujah. At sa araw na ito, June, ano, at next week, July na, bilis ng panahon. Maya-maya, jingle bells na. No? Oo, at napakabilis ng araw. At sa araw na ito ay pag-aaralan pa rin natin ang pinakamahalagang topic sa bawat isa sa atin dito. Yes, na-born again ka. Tinanggap mo si Jesus Christ as Lord and Savior. Ano ang kailangan mo? Kailangan natin ano? Kapangyarihan ng Diyos. Kaya marami sa atin dito malambot, malata, hindi makapag-share ng gospel, hindi masabi yung Amazing Grace. Kukwento ko sa inyo yung Amazing Grace mamaya. Yung mga nagmamadali, pwede na kayo umuwi. Madalas naman, hanggang anong oras ba ang preaching? Di ba tayo nahihiya? Madalas ganun eh. Pastor, hanggang anong oras po ang service? 200 araw, kaya mo? Diba? At ang pag-uusapan natin dito ay ang banal na Espiritu na nasa sa inyo at nasa sa akin nang tanggapin natin si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Tumayo tayong lahat at tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Father, in the name of your Son, the Lord Jesus Christ, we thank you for you love us. Thank you, Lord, for giving us the Lord Jesus Christ to save us from the fire. Maraming salamat, Panginoon, Ama, sa umagang ito. Tunay nga na kami po ay aming pong hinihipo. We are touching heaven this morning. We thank you, Lord, for allowing us to come to you, come into your presence, to worship you, to tell about your good things, O Lord God, your good promises to each of every one of us. Maraming salamat, Panginoon, sa napakagagandang pangako mo sa amin, O Lord, bilang mga anak mo. Pinupuri ka namin, nagpapasalamat kami sa umagang ito. Puspusin mo kami ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang maunawaan namin ang mensahe para sa aming ikabubuti. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at ang lahat ng nakikinig ay magsabi ng Amen. Amen, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Makakaw po tayo. The title of my message today, Spiritual Empowerment. Power struggle among human being is common. Yung pong pakikipagbata kung sino yung magaling, sino yung makapangyarihan. Marami sa atin nag-aaral ng mabuti para magkaroon ng kapangyarihan. No? Marami sa atin na nagtatrabaho at nagpapayaman para magkaroon ng kapangyarihan. Pag mahirap ka, wala kang kapangyarihan. Pag gutom ka, wala kang boses. Pero pag mayaman ka, napakalakas ng boses mo. Ikaw yung naninigaw, ikaw yung nambabatok, ikaw yung nambubuli. Di ba? No?
Pag ikaw walang pera at wala kang kapangyarihan, nakaganong ka lang. At pag nakakita ka ng Amerikano, sabi mo, "Yes, sir. Good morning, sir." Diba? Pero pag makapangyarihan ka, at marami po ang nakikipaglaban dyan, because the desire of having power is originating from human nature. Yun pong ano, yung kapangyarihan po, ano, tandaan natin yan, ay nasa kalagayan ng tao. Gusto natin maging makapangyarihan. The nature of human being includes two essential desires. Number one, desire of nourishment. Gusto nating mabusog, kumain, magkaroon ng pagkain araw-araw. At yung desire of power, magkaroon ng kapangyarihan. I think all desires of human being roots in these two desires. Dalawang desire lang, dalawang pangangailangan lang ito yung malakas. Pagkain natin, pagkain, pag sinabi mo pagkain, pangangailangan natin, damit, sapatos, tahanan, at kapangyarihan. Pag maganda bahay mo at mayaman ka doon sa lugar mo, maraming gumagalang sa'yo. Amen? Kahit na ikaw pa yung drug dealer, kahit ikaw pa yung mamamatay taong mayaman doon, igagalang ka doon at hindi magsasalita ng laban sa'yo pag malapit-malapit sa'yo, pag ando ka sa tabi nila. Hallelujah. At ito pong, itong kapangyarihan, ito pong struggle of power ay ipinahayag ng banal na salita ng Diyos. At ito po ay kailangan din natin. So power struggle takes place among people because of every single person has those desire. Bawat isa sa atin dito, bata pa lang. Nakikita niyo yung mga bata, mga maliliit na bata, nang bubuli na eh. Di ba? Nang aagaw ng pagkain. Pag mayroon pinamimigay, gusto niya kanya lahat. At siya yung mamimigay. Di ba? Ganun eh. There's nothing changed from primitive societies to civilized societies. Kahit nung unang panahon, kahit pa sabihin mo na yung lugar na yun ay puro squatter, ang mga tao doon ay mga gutom, pero meron pa rin power struggle, gusto pa rin nila ng kapangyarihan. Tama ba yun? Sa palengke na lang, pag malaki yung tindahan mo, ikaw yung makapangyarihan. Di ba? Pag maliit ka, tahimik ka lang. Ganun lagi eh. Ganun ang kalagayan ng tao. Kaya sabi nga nung isa, pag ako yumaman, tandaan ninyo, gagantihan ko kayo. Di ba yung mga ganong kadalasan, di ba? Kapag ang isang tao ay may taglay na kapangyarihan, espiritual, kaya niyang harapin ang anumang mangyari sa kanyang buhay, anumang pagsubok at maging tukso ay kaya niyang paglabanan. Makinig kayong mabuti. Pag ang tao makapangyarihan physical, may pera, everything, ganun, hindi naman lahat kaya niyang paglabanan eh. Oo. Kahit mayaman ako, halimbawa mayaman ako, pero spiritually bagsak ako, yung problema ko sa pamilya ko, hindi nababayaran ng pera yan. At ang kapangyarihan ko, kahit magsisigaw ako. Pero pag ako ay spiritual empowered, ako ay spiritually may kapangyarihan akong spiritual na galing sa Diyos, anumang pagsubok, hindi ko gagamitan ng pera ko, gagamitin ko ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? At yan ang kailangan natin. Kaya nga tayo nag-i-invite. Hallelujah. Para magkaroon ng bawat isa ng kapangyarihan, hindi kapangyarihan umasenso, umulad, or whatever, kundi spiritual na kapangyarihan. Dahil pag meron kang spiritual na kapangyarihan, anumang pagsubok sa buhay, kahit namatay yung magulang mo, namatay yung mga mahal mo sa buhay, kaya mong tumayo kasi spiritually, mayroon kang kapangyarihan. Amen? Hallelujah. Sasabihin mo, "Naked I came out from my mother's womb." Nakita mo? Kahit si Job, sa panahon ng kanyang pagsubok, dahil mayroong kapangyarihan ang Diyos na ibinigay sa kanya, nakita niyo, nakatayo siya at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Amen. Magtatagumpay tayo sa buhay natin na ito, hindi dahil sa mayaman ka. Magtatagumpay ka sa buhay nito dahil spiritually empowered ka. Amen. Hallelujah. Palakpak natin ng Panginoon. Hallelujah. Palakpak niyo palang walang kapangyarihan. Pumalakpak nga kayo ng may kapangyarihan. Sa worship na lang, you know? Sa worship na lang. Alam niyo ba na pag nagpupuri tayo sa Panginoon ay andyan si Satanas? Yan, marami. Katabi niyo, mga demonyito, saka demonyito. Kala niyo, hindi pinapasok ng demonyo itong church na to? Sino may sabi sa inyo, yun nga ang paborito ng mga demonyo, ang church. Aanin niya ang beer house, hindi naman siya umiinom. Naniniwala ba kayo na si Satanas ay hindi naglalasing? Ba't siya maglalasing? Demonyo nga siya. Ah, diba? Ang gusto niya, yung mga mabubuting tao, yan ang gusto niyang mapahamak. At ikaw yun, at ako.
Spiritual empowerment could well be one of the greatest enhancers of our life. Ito yung kailangan natin. When a person becomes spiritually empowered, he sees himself for who he is and who he is not. Pag ikaw ay empowered spiritually, alam mo kung sino ka, kilala mo kung sino ka. Hindi ka nagmamaang-maangan, hindi ka nagkukunwari. Kung sino ka lang, yun ka lang. At yun ang gusto ng Diyos. Lumapit ka sa Diyos na kung sino ka. Hindi mo kailangan nagpe-pretend ka. Kaya nga sa church na to, walang doktor, walang inhinyero, walang kung sino mang mayaman dito. Pare-pares tayo sa harap ng Diyos. At kaya ka narito, may pangangailangan ka. Amen? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. He can see beyond the boundaries of his life. Sabi ko nga, ang spiritual empowered, yung nasa likod nito, nakikita mo. Sabi nga nun sa Pulilan, Bulacan nung araw, nung 1987-88, nung na-born again ako, natatawa sila yung mga kapitbahay namin. Ako daw pala, nakakausap ko na ang Diyos. Nakakatuwa naman yun si Fredo. Nakakausap na niya ang Diyos. Di ba? Pagtatawanan kayo ng mga tao, pag if you are spiritually empowered, you can speak to the Lord. Amen? And the Lord hears, and He will deliver you from all troubles. As sabi ng Bible, when the righteous cries and the Lord hears, He will deliver you from all troubles. Amen? If you have the power. Pag wala kang kapangyarihan, malalaman mo naman yung mga Kristiyano walang kapangyarihan, Pastor, ipag-pray mo naman po ako. Bakit hindi mo kaya? Ako lang meron? Eh kung kayo pagpa-pray ko lahat kayo, paano naman ako? Hindi na ako makapag-pray para sa sarili ko. Di ba? Eh 24 hours lang naman. Sabi mo, Pastor, sa isang oras naman, bigay mo naman sa akin, pag-pray mo naman ako. Bakit? Hindi ka malakas sa Lord? Sabi mo sa katabi mo, malakas ako sa Lord. Sige, bakit hindi niyo masabi? Wala kasi kayong kapangyarihan, kaya ganyan eh. Pero mamaya lalabas kayo ng may kapangyarihan. Hallelujah. Hindi tayo pumupunta dito para makipagtsikahan lang at saka mag-tolit at saka mag-marites. Ang pinag-uusapan natin dito ay buhay mo sa Diyos. Amen? Hallelujah. Palakpan natin ang Panginoon. Glory to God. Nung mga panahon ni Juan Bautista, siya ay nagbabautismo ng kanyang mga alagad. Meron siyang mga followers, mga Hudyo. Itong mga followers niyang ito ay nananabik ng bagong pagbabago sa Israel. Ayan, si Pem, kagagaling lang sa Israel. Sasabihin mo, Pastor, bakit ganun ang Israel? Parang walang katahimikan, ginugulo. Tandaan ninyo yan, pag ang Israel ay tumahimik at pinatahimik, tahimik na tahimik, hindi mo makikita kamay ng Diyos. Amen? Makikita mo doon kamay ng tao, sabi mo, magaling kasi si Netanyahu, magaling ang IDF, magaling ang negosyo nila, magandling ang mga tao doon. Pero pag giniyayanig ng Diyos yan, doon nila tatawagan ng Diyos at doon kikilos ang Panginoon at makikita nila na may Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Ganon din sa buhay natin. Bakit ka niyuyugyug ng Diyos? Para ma-realize mo na hindi mo kaya yan kung wala ang Diyos. Hallelujah. Glory to God. At ang mga tao noong panahon ni Jesus Christ, nananabik because they are under the Roman Empire. Ang tawag nga doon, Pax Romana. Pag sinabi mong Pax Romana, Roman Peace. Ang Roman Peace ay mayroong anesthesia. Tandaan natin yan. Ano ba ibig sabihin anesthesia? Namamanhid ka. Kala mo okay ka, yung pala hindi dahil namamanhid ka. At ang kapayapaang ibinibigay ng sanlibutang ito ay nakakamanhid. Amen? Hindi mo mararamdaman ang tunay na kalagayan mo espiritual pag ikaw ay umasa sa sanlibutang ito. Amen? Pero pag umasa ka sa Diyos, mawawala yung pagkamanhid mo, magiging tao ka. Amen. Hallelujah. At gusto ng Diyos na magpakatao tayo. Amen? Gusto niya yun. Gusto ng Diyos na magpakatao tayo. Huwag tayong kumilos ng parang aso. Katulad ng isang araw, kinunan ko yung aso namin sa construction kasi meron kaming aso, si Wasalak. Oo, Wasalak ang pangalan. Naka-ID. May ID ng construction namin. O, yung may-ari nun, ID niya yun. Sabi ko, oy, Albert, oh. Yung aso mo may ID, ikaw wala. Eh, ikaw na ngayon ang aso, siya ngayon yung worker. Oo. Nagtatawanan kami.
Hallelujah. In Luke chapter 3 verse 15, eto sinasabi ng Bible. Nananabik noon ang mga tao sa pagdating ng Kristo, hinihintay nila ang Misaya. Even today, ang Israel ay naghihintay pa ng Kristo. Eh, nakaakit na sa langit, malapit nang bumalik. Naghihintay pa rin sila, pero I really praise the Lord. Kasi ginagamit ng Lord sila, Joshua, Aaron, at marami pang mga Hudyo doon na pinapaalala sa kanilang lahi na mayroong Kristo na siyang dumating na. Kaya nga inaawit nila ngayon sa Jerusalem ang awit tungkol kay Jesus. Amen. Hallelujah. Sabi dito, at inakala nilang si Juan mismo ang kanilang hinihintay. Akala ng mga Hudyo, si John the Baptist yung Messiah, yung Kristo. Dahil dito, sinabi sa kanila, sinabi ni John the Baptist, binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya'y higit na makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magdala ng sintas ng kanyang sandalyas, sintas, tali ng sandalyas. Wala nga akong karapatang hawakan man ang sandalyas ng Panginoon, sabi niya, no? At yun, si Jesus ang tinutukoy ni Juan Bautista, ang kanyang kamag-anak. Ang tao katulad ni Juan at mga pastor na katulad ko at mga pinuno ang nagbabautismo sa tubig. Katulad po ng ginawa namin nung Sunday sa Pulilan, more or less 35 people ang ating binautismuhan. Ibig sabihin yun ang mga newcomers, mga bagong member ng Christ Apology sa Pulilan. At ako'y naiinggit doon sa Pulilan. Dahil maraming convert doon, dito ko konti pa lang. At wala pa yata. At pag-uusapan natin yan mamaya uli. At ang sabi dito, si Juan Bautista ay yung nagbabautismo sa mga tao sa kasalanan upang i-confess lang yung kasalanan. If you confess your sin, dapat ikaw ay binabautismohan sa tubig. At ito ay ordinansang ginawa ng Panginoong Jesucristo. At ang lahat ng mananampalataya ng Panginoon dapat mabautismohan sa tubig. At pagkatapos nung mabautismohan ka sa tubig, sabi ni San Juan, may darating naman na mababautismo sa iyo sa banal na Espiritu at sa apoy. At walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. The word empowerment is a granting of one power and permission to use it legally or spiritually. Yung kapangyarihan, yung i-empower ka, no, bibigyan ka ng lakas. Bibigyan ka ng lakas kasi wala ka nun. Amen? Kaya ka lang bibigyan ng lakas dahil wala ka nun. Okay? Yung kapangyarihan, the empowerment, ay may nagbibigay sa iyo nito. Ibibigay sa ipagkakaloob sa iyo ito. Katulad ko, nung ako ay kumuha ng authority para magkasal, ang batas ng Pilipinas ay nagbigay sa akin ng kapangyarihan upang magkasal. Oo. Para pag kayo kinasal ko, legal na kasal. Oo. Hindi peki o house show, sabi nga, yung inyong kasal. Ganun din sa spiritual. Mayroong nagbibigay sa atin ng kapangyarihan spiritual. Doon naman sa social, political, economy, ay mayroon ding nagbibigay sa atin yan. Speaking of spiritual empowerment, the Holy Spirit plays a major role in the life of every believers. Ikaw at ako, ang banal na Espiritu ay kumikilos sa atin. Special tayo sa Diyos. We have a power that comes from God. By the power of the Holy Spirit, mayroon tayo niyan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pag ikaw ay nag-pray sa may karamdaman, gagaling yan. Pag ikaw ay nanalangin sa Diyos, maririnig ka niya because you have the power. Praise the Lord. Ang lakas ng kapangyarihang iyan ay depende kung sino ang nagbibigay sa iyo. Ang kapangyarihan, depende kung sino nagbigay sa iyo. Pag binigyan kita ng kapangyarihan, dito lang. Pero pag ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan, yung boundary, lumalampas. Katulad sa amin, kaming nagkakasal, pwede kaming magkasal all over the Philippines.
Yun yung kapangyarihan namin. Pero ikaw, pag binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon ng banal na Espiritu, ang kapangyarihan yan, alam niyo ba kung saan umaabot? Umaabot sa langit. Amen! Hallelujah! Ganun ang kapangyarihan ipinagkakalob sa atin ng Panginoon. Glory to God! Sa totoo lang, maraming power struggles ang nagaganap sa isang pamayanan. Sa bansa, kita nyo, mayroong eleksyon. Sa trabaho, maging sa pag-aaral, nakita ninyo, no? Yung magna cum laude, summa cum laude, o cum laude, yung palang kompetisyon na ng power. Diba? Maging sa iglesia, sa church, ay merong power struggle. Kaya nga ako, mahilig ako sa ano, shared leadership. O yan ang gusto ko, shared leadership, na yung leadership, ibinabahagi ko sa iba. At hindi ako na alimbawa, kung sino man ang magaling na mangaral dito sa Christ of All Ages, na mas mahusay pa sa akin, mas matutuwa ako. Mas gagaan ang trabaho ko. Amen? Hallelujah. Kaya nga ang Panginoon, nakita nyo, ang Panginoong Jesucristo, makapangyarihan siya, pero gusto niyang i-share yung kapangyarihan niya by the power of the Holy Spirit. Ito yung tinatawag na shared leadership. Shared power. Doon siya ang mas makapangyarihan. Hindi naman ko mo, halimbawa ako, senior ko yung kapangyarihan o yung leadership kila Aldrin or what, sila yung last say. Ako pa rin ang last say. Amen. Because I am the leader of the leaders. Katulad ng Lord, siya yung leader of the leaders. He is the Lord of lords. He is the King of kings. In fact, in heaven, we will reign with Him. We will reign. Jesus will reign and you will reign. We will reign with Him. Maghahari din tayong kasama ng hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Sasabi mo, Pastor, ganun ba yun? Yes! Kaya nga sinabi na, we will reign with Jesus Christ. Maghahari din tayo sa kaharian ng Diyos. Sa mababang uri nga lang ng level natin. Oo. Glory to God. Sabi ko nga, like me, God is the one who gave me the authority to be the pastor of the church. Alam niyo ba kung bakit? Kasi naniniwala kayo eh. Ngayon kung hindi kayo naniniwala, umaalis kayo. Pero yung mga mananatili, naniniwala sila na ako ay tinalaga ng Panginoon. Ako din. Kasi kailangan, mga kapatid, bago kayo ang maniwala na kayo tinawag ng Panginoon, dapat ako maniwalang una. At hindi ko kailangan dapat bulahin ang sarili ko na, bala kayo, kunyari lang ako, ganon. Ay, hindi pwede yan. Oh, we are dealing with the Lord, the Almighty God of Heaven. Hindi ka pwedeng magkunwari sa Kanya. Oh, at alam mo kung tinawag ka ng Lord o hindi. Sa maraming pagsubok, makinig kayong mabuti. Pag ikaw ay tinawag ng Panginoon at binigyan ka ng kapangyarihan, dadalisayan ka ng Panginoon. Hindi ko naman sinasabing mape-perfect ka. Anong paano pagdadalisay? Dadaling ka ng Lord sa maraming pagsubok sa buhay. At kung leadership ang ibinigay sa iyo ng Panginoon, babanatan ka rin ng iba't ibang pinuno. Leader din ang susubok sa iyo. Hindi ka susubukin ng nagwawalis, naglilinis ng church o whatever, o ng kung sino-sino lang na nasa baba ng kalagayan ng church. Ang susubok sa iyo, leader din. Kamukha ni Jesus Christ. Sino sumubok sa kanya? Si Satanas. Amen! Di ba? Hindi siya sinubok ni San Pedro, ni Juan, ni Pablo, ni Maria. Di ba? Hindi siya sinubok noon. Ang sino sumubok at tumukso sa Panginoong Jesucristo? Si Satanas. Yun kasi ang pinakamatinding pagsubok para malaman kung ikaw ay matibay o mahina. Amen. Hallelujah. Glory to God. Sabi ko nga, sa church natin, ang Diyos ang nagtatalaga at namimili ng pastor at mga manggagawa. Hindi ba kayo nagtaka si Aldrin nag-preach dito? Pero before that, anong ginawa ko siya? In-install ko siya bilang ano, minister of the word. Para malaman ninyo. Oo. Kumbaga, I shared the leadership to Aldrin, to Pastor Rene. At nung ginawa ko yun, biglang nagbago kayong isip. Oo nga, ano? Uy, oo na nga, oo nga. Makikita nyo, nai-enlighten kayo kasi nga, tinalaga ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Pero sa ibang church organization, ang tao po ay hinahalal ng tao.
meron pong eleksyon sa ibang church. Sino ang gusto niyo maging pastor? Si Pedro o si Juan? Taas ang kamay. Taas, kay Juan. Ganun sa ibang church. May politika. Amen? Hindi ko sinasabing masama yun. Kasi yun yung kanilang way. Dapat theocratic form of government. Ang pag theocratic, theo means God. Diyos ang nagtalaga. Bakit? Pag ang Diyos ang nagtalaga sa pastor, dapat yung pastor na yon dalin ang mga tao sa Panginoong Hesukristo. Hindi sa sarili niya. That's the reason why sabi ko nga, wala, ayoko ng corner. Pag ako'y nakikipaglaban, ayokong pumunta kung kaninong side. Ayoko ng corner na may magmamasakit sa akin. Kaya mo yan, pastor. Sige, laban. Ganon. Hindi. Dahil ang laban natin nasa sentro. Nasa gitna. Wala sa gilid. Kaya hindi mo kailangan ng bulong ng iba. Kailangan mo yung sinasabi ng Diyos sa iyo dun sa sentro ng labanan. Just like David. Amen? Nung si David nakipaglaban kay Goliath, ang daming sinabi ng mga kamag-anak niya, ng mga tao doon, maging si King Saul. Pinahina rin ang loob niya, pero sabi niya, hindi. Sabi niya, iniinsulto niya ang aking Diyos, ang Diyos ng Israel. Hindi ako papayag dyan. Nung ginawa ni King David, ni David nung bata pa siya, pumunta siya sa gitna ng laban. At hindi siya tumingin ng, lalaban ako? Hindi. Tumingin siya sa kaaway niya. Sabi niya, you come against me with your sword and shield, but I come against you in the name of the Lord. Amen. Ganun yung kapangyarihan na tinataglay natin. Tayo rin. Pwede nating labanan ng Goliath. Marami pang mga higante sa buhay natin ay kaya nating pagtagumpayan pag mayroon tayong kapangyarihang galing sa Diyos. Amen? Hallelujah. Ganun. Ibang-iba ka. Our church, though of democratic or shared leadership, is a theocratic government where God is the supreme leader of the church. Ay, naku, kanina habang kinakanta natin yung Lord's Prayer, the Lord speak to my heart. Sabi niya, parang, naku, tumama ka rin. Madalas mas una mo pang binabati yung mga tao. Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Dapat Our Father muna. Lord, good morning po. Tayo, inuuna pa natin yung hindi naman siya may-ari ng church. Mas mauna pa yung binabati si pastor kaysa sa Lord. Ang dami natin prayer room, wala nga lang nagpupunta sa inyo. O, sino? Meron pala. May pumalag, di ba? At least, may pumapalag, may kapangyarihan. At saka ganun, huwag kayong papayag na pag sinabi ko, wala man lang pumupunta sa inyo dyan sa prayer room. So sabi mo, pastor, pupunta po ako. Dapat ganun. Huwag tatanggapin na, hindi, pumupunta naman ako si pastor naman. Di ba? Huwag kayong maraming ganun, marami sa inyo, murmurer lang. Pag pinagsabihan ko, pastor, tapos tatetext na niya, pinagalitan ako ni pastor kanina. Alam mo, parang kala mo sino siya. Di ba? Dapat pag sinabi ko, walang nagpupunta sa family room, sa prayer room dito, pastor, ako po. O, at least, recognize. Di ba? May kapangyarihan. The God gave power to His leaders on the shared leadership system. Totoo yan. Oh, God, the God in heaven gave power to His leaders like Moses, like David, pero sa shared leadership system. Sinabi ko to, shared leadership system. Katulad din natin. Sabi ko nga kay Aldren kanina, Dren, kailangan ng kumilos tayo. Makinig kayong mabuti para sa pamilya ng Christ of All Ages. Worship team is ready. We have a lot of preachers. Handa na ang Christ of All Ages. Pero kung hindi tayo mag-win ng soul, kailan pa tayo lalago? Diba? At mamaya pag-usapan natin yung bring one, each one. Mamaya, na hindi na ako naka-televise. Oo. Para hindi marinig ng iba. Oo. Hallelujah. Sa ating pag-aaral ngayon, aking tinatalakay nga ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Jesus told the disciple to wait for the power of the Holy Spirit. Noong si Jesus Christ, bago umakyat sa langit, dinalaw niya ang kanyang mga alagad ng 40 araw
Apat na pong araw, pumunta siya doon, nag-bye-bye siya. Pinupuntahan niya yung kanyang mga alagad for 40 days. At ibiniling niya, sabi niya in Acts chapter 1 verse 4, samantalang siya ay kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Ito ang bilin. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Ano yun? Banal na Espiritu. The power of the Holy Spirit. Si Juan na bautismo sa tubig, ngunit di magtatagal, nababautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Mm-hmm. The book of Acts was written by St. Luke. Alam niyo ba kung sino sumulat niya? Si San Lucas. In Greek language. And it is about the power of the Holy Spirit. Pag binasa niyo ang Acts, ang mga gawa, ito ay punong-puno ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya nga pag binuksan niyo ang Biblia ninyo, the Bible itself, from the beginning, from Genesis to Revelation, ang Bibliyang yan, kung makikita nyo on the Spirit, nagliliyab yan. Amen. Nagliliyab yan. Yung sinasabi ko sa inyo, bakit hindi kayo magbukas ng Biblia? Sabi ko nga, huwag nyo nang gamitin yung cellphone nyo na yan. Pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos, magkaroon kayo ng sarili ninyong Bible dahil paggising sa umaga, pagbukas nyo yan, kita nyo nagliliyab yung Bible mo, sasabihin sa iyo ng Lord kung ano yung mensahe. Kasi sa umaga, pag binuksan nyo yung Bible, yung cellphone nyo, ang una nyo maririnig, messenger. Makikita nyo agad yung messenger, sasabihin niya, ano ba kung ano-ano mga, kung ano-ano pang chismis ang naroon. Pero, pag, kasi yun nga eh, iba yung Bible sa cellphone. Di ba? Bago ka pumunta sa Bible sa cellphone, pindutin mo muna yung Bible. Pero una muna yung Facebook. Makikita mo agad yung happy birthday. Bago ka pumunta tuloy sa Bible mo, nakikita mo, birthday pala ni Rowan, birthday ni ano, happy birthday. Nawala ka na sa pagbabasa ng Bible. Napunta ka ngayon sa happy birthday, di ba? Oh. Samantalang pag binuksan mo yung Bible agad. Message agad, di ba? O sino meron sariling Bible dito? Taas ang kamay. Ganyan dapat. At kayo pag mag-aaral na, mga nanonood na kikinig, huwag cellphone ang gamitin nyo dahil sabi ko na sa inyo, ang una nyo makikita, happy birthday to you. Oo. Di ba? Sigurado yun. Pag Bible ang binuksan mo ako, may Bible ako sa bahay. Doon sa kwarto ko, sa banyo ko, sa CR ko, meron akong Bible. Yung pinakita ko sa inyo noong isang araw. Andun sa CR yun. At pag binuksan mo yun, nagliliyab yun. Ang liwaliwanag nun. Grabe yun, mga kapatid. Pag binuksan mo ang salita ng Diyos, magliliwanag ang isip mo. Why? Because you have the power of God in you. Amen. Mauunawaan yan, mga kapatid. Yung mga taong hindi nakakaunawa sa Biblia, sasabihin niya, Pastor, nahirapan akong maunawaan ng Biblia because you do not have the power. Or you have the power, hindi mo alam kung paano mo gagamitin. Kayo ba marunong gumamit ng kapangyarihan ng Diyos? Kailangan nating matutunan yan. Sabi ni Lord Jesus in Acts 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at sa hanggang dulo ng daigdig. Ganun yung kapangyarihan nyo. Amen? Nang pumunta ako sa Israel in 2008, sabi sa akin ni I forgot his name. Yung aming tour guide, si Yoram. Hey, Pastor, sabi niya, share the word of God. Nando kami sa Galilee. Ando kami sa Sea of Galilee. Ang dami kong pastor na kasama, 13 kami. Ako ang inutusan ni Yoram. Sabi niya, Pastor, share the word of God. Doon sa Sea of Galilee. Why? Because I have the power from Judea, from Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Amen! At nung nagbabautismo kami sa tubig doon, biglang may mga dumating na mga negro, mga maiitim na black people, I think Ethiopian or what, sobrang itim. Sabi sa akin ni Mendy, Pastor, baptize them. Oh, I have the power.
So yung mga utopian or ang tatangkad ng mga maitim, pumila sa akin. Inilublob ko sa tubig, 20 minutes. Di ba? Because I have the power. Pagdating nung ano, nung mga negro sa harap ko eh, mga utopian, mga ano, sinabi ko sa inyo, binautismuhan namin gano'n. Inangat namin gano'n. Pag angat sa tubig, tumatalon eh. Sumisigaw eh. Amen. Because you have the power. Pag sinabi sa iyo, you preach. Because you have the power. Pero sabi, you preach, Pastor, huwag naman ako ngayon. You pray, Pastor, huwag naman ako ngayon. Ako, ang dami niyan sa church natin. Di ba? Pag sinabi mo, oh, ikaw magbasa ha. Pagbabasa lang eh, hindi nyo pa kaya. Because you do not have the power. Kili-kili power, meron siguro. Di ba? Hallelujah. Sabi niya, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan, bababasan sa inyo. Oh, kaya nga meron tayo itong ito. Nakita niyo itong ating dove na ito. No, si Jesus Christ ay binautismohan ni Juan Bautista, may nakitang parang kalapati na bumaba sa Panginoong Hesus Kristo. And that is the power of the Holy Spirit. Kahit si Jesus Christ, kailangan niya ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Eh sabi niya, Lord, Pastor, bakit ka kailanganin ni Jesus Christ ang kapangyarihan ng banal na Espiritu? Eh, Diyos siya. Makinig kayo dyan. Tandaan ninyo, nagkatawang tao si Jesus Christ. Pag ikaw ay katawang tao, kailangan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hallelujah. An empowered servant of God is a witness of Christ. Makinig kayong mabuti at ito po yung tunay na topic ng message ko. A witness is one who is called on to testify before a court. Ano ba yung saksi? Ikaw yung gigilingin doon sa witness stand. Tinatawagan ko ang saksing si Sister Rose dito sa witness stand. Ganun. One who is called to be present at transaction or in order to attest to what takes place. Ano yun? Yung saksi, si Rose, tatawagin, Rose, halika dito, umakit ka dito. Ikaw ba yung saksi ni Jesus Christ? Opo. Ano ang nakita mo sa kanya? Ang bawat mananampalataya ni Jesus ay mga buhay na saksi, hindi patay na saksi. Sino ang buhay na saksi ng Panginoon? Taas ang kamay. Sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, may ginawa ba sa iyo ang Diyos? Kung meron, saksi ka sa kabutihan ng Panginoon. At ang bawat mananampalataya dapat magtaglay ng kapangyarihan ng Diyos sa banal na Espiritu. Lahat ng saksi ay dapat may kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi tayo tinawag ng Diyos upang maligtas lang sa kapahamakan, kung hindi dapat magamit ng Diyos bilang mga saksi ng ating Panginoong Hesus Kristo. Nakakatawa nga nung araw eh, dito sa church, nung kami ay nagbabahay-bahay, meron tayong kasamang leader, sabi niya, tingnan mo itong mga pastor na ito, mga Christian ito, para mga saksi ni Jehovah. Saksi daw kami ni Jehovah. Di ba? Yun ba mapapala mo pa doon sa mga ganun? Dapat talaga saksi tayo ni Hesus Kristo. Amen. Hindi lang sa pag-awit tayo mahusay at maging sa panalangin mahusay tayo, dapat tayo maging saksi ni Kristo upang maipahayag ang kaluhalatian ng Diyos sa tao. Alam niyo nung naborn again ako, mga kapatid, umuwi agad ako sa Pulilan, Bulacan. Senior ko agad ang kabutihan ng Panginoon sa mga kamag-anak ko. Sa totoo lang, yung malalaking ribulto nila doon, ako ang nagwasak. Oo, sinira ako lahat yung mga ribulto ng mga kamag-anak ko. Ang tataas, ang lalaki. Oo. Tatawagin pa ako. Sabi niya, Fredo, pumunta ka nga dito. Bakit? Pakialis mo na nga yung ribulto dito. Laging nakatingin sa akin. Hindi ba? I have the power. You have the power. Kaya niyong wasakin ang mga muog na pinagkukutaan ng demonyo because you have the power of the Holy Spirit. Hindi kayo tagabutas lamang ng mga bangko sa iglesia. O, sabi ko nga dito, hindi tayo meron lang. Sino mga meron dito?
Madalas sa mga Kristiyano, meron eh. Meron ka ba? Ikaw, meron ka ba? Ako po, meron. Hindi meron. Hindi po tayo tagabutas ng silya sa iglesia. Dapat tayo ay kumikilos para ipahayag ang paghahari ng Diyos ayon sa kapangyarihang ibinigay sa iyo ng Diyos. Sa loob ng hukuman, ang saksi ay nagsisilbing pinakamahalagang persona. Makinig kayong mabuti. Yung ibinibintang dito sa taong ito ay walang silbi kung walang saksi. Amen? Yung ginawa ni Jesus Christ sa iyo ay walang kwenta kung hindi mo sasaksihan. Lahat ng ginawa ng Panginoong Jesucristo ng Diyos sa buhay ng tao, kung walang saksi, ano ebidensya mo? Amen? At yung ebidensya, yun na nagpapatunay dun sa pangyayaring yun. Oo. At tayo bilang mga saksi ni Jesus, dapat maging, dapat nating ipahayag ang ating nasaksihan at naranasan sa ating Panginoon ayon sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nabubuhay sa bawat isa sa atin. Amen. Halimbawa, kung tatanungin ka katungkol kay Jesus, ang unang tanong sa iyo sa paglilitis, tinawag si Rose, "Bunso, alika. Tumayo ka dito sa witness stand." Ano ginagawa ng sa witness stand? Anong ginagawa? Nanunumpa. Saan? Sa Biblia. Hallelujah. Oo. Okay? Tatanungin kita, Rose, gaano ba kakilala si Jesus? Gaano ka kalapit sa Kanya? Mapapatunayan mo ba ang lahat ng iyong sinabi? Kaya pala hindi kayo makapag-share ng salita ng Diyos eh. Hindi nyo alam na kayo ay saksi. Ilan na nasiyaran mo ng salita ng Diyos? Ilan na yung sinabi mo sa Kanya na, kapatid, kuya, ate, nanay, ako po ay saksi ng Panginoong Jesucristo. Anong saksi? Anong nakita mo? Ito po ang nakita ko. Ito pong ginawa ng Panginoong Jesucristo. Diba? Ayon sa mga gawa 1:8, sabi niya, kayo, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan na bababa sa inyo. You have the power. Sabi niya, una sa Jerusalem, Jerusalem is the center of praise. Siya yung sentro ng pagsamba. A place where you live. Ito yung lugar na kung saan ka nakatira. Hindi mo kailangan magpunta sa Jerusalem. Para masabi mo na, una sa Jerusalem, ang Jerusalem na sinasabi dito is a type of your house, sa bahay mo mismo. Yung kapangyarihang binigay sa iyo ng Panginoon, saksi kang una sa iyong tahanan. Tama ba yun? Sino sa inyo dito nakapag-share sa magulang ninyo? Mahiya tayo sa Panginoon. You have the power. May kapangyarihan ka nga, hindi naman umaandar. No? Meron kang, kumbaga sa solar energy, meron kang solar energy, pero hindi mo ginagamit dahil hindi mo alam. Tayo ba ay saksi ni Jesus sa ating lugar? Masasabi ba ng iyong kapitbahay na ikaw ay tunay na saksi ni Jesus? Diba? Eh, si Sister Mering, sabi niya, yan, pasumba-sumba lang yan, pero ilan na nawin yan para sa Panginoon? Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Marami sa atin dito, tatahimik-tahimik lang, pero ang dami nang nasyeran ng salita ng Diyos. Pero marami namang maingay, wala naman nasyeran. Diba? Kaya gamitin nyo yung ingay ninyo ngayon para sa Panginoong Jesucristo. Amen? Walang ingay. Amen? Amen. Kasasabi ko lang. Oh, diba? Hallelujah. Ilang tao na ba ang napagpahayagan mo ng iyong karanasan kay Kristo na ating Panginoon? Meron niyang ano eh. Nakita ba sa inyong kapangyarihan ng Diyos? Ilang taon ka na bang Kristiyano? Naging saksi ka na ba sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, sa kaibigan mo, at sa mga taong malapit sa puso mo? Huwag na yung kaaway muna. Alam niyo ba kung bakit sinabi ng Lord, love your enemy? Ha? Pag yung enemy mo, minahal mo, okay, magiging kaibigan mo yon.
hindi na magkukwento laban sa iyo kasi malapit na sa iyo. Anong ginawa ni Jesus Christ? Enemy niya tayo. Kaaway tayo ng Diyos. Ginawa tayo yung kaibigan ng Diyos. Minahal niya tayo kahit tayo ay masama. Kahit kaaway tayo ng Diyos, anong ginawa ng Lord? Sabi niya, love your enemy. Ang unang ginawa ni Jesus Christ, minahal niya ang kaaway. So anong nangyari? Ako, kaaway ako ng Panginoong Jesucristo ngayon. I am telling about the goodness of my Lord. Nung araw, of course not. Ba't ko kukwento si Kristo? Do not waste the power of God has given you. Huwag niyong aksayahin ang inyong kapangyarihan. The power that comes from the Most High God. Ang kapangyarihan taglay natin ngayon ay galing sa Diyos. Hallelujah. Para saan ba ang kapangyarihang nasa iyo? Binago na nga ng Diyos ang buhay mo, ang pamilya mo, mga anak mo. Wala ka pa rin ginagawa para sa kaharian ng Diyos. Puro pagpapayaman ka lang. Wala naman nangyayari. Sabi ng Lord, use your worldly wealth to gain more friends. May kamag-anak ako sa Pulilan. Hindi pumupunta sa church yan. May Christful Ages na doon, hindi pumupunta. Mag-anak ko, talagang tunay na kamag-anak ko. Sabi ko sa kapatid ko, Cora, bigyan mo nga ng pera yan siya. At sabi mo, umaten sa church. Pagdating ng Linggo, umaten ng church. Ngayon, regular attendees na sa church. Yung kanyang asawa, nagpabaptize na sa tubig. At marami na rin akong mga kamag-anak doon na umaaten sa Christ of All Ages. Sabi ng Lord, use your worldly wealth. Gamitin mo ang pera mo para makapag-win ka ng mga kaluluwa. Aanin mo yung pera na yan. Win them for the glory of God. Isang araw, pag binibigyan mo yan, sabi niya, huwag mo na akong bigyan. Masenso na buhay ko. Okay na ako. Di ba? Di ba? Marami nung ganun. Dito sa Christ of All Ages. Dati, binibigyan-bigyan lang natin. Binibigyan-bigyan natin. Pero umasenso. Oo, nung bandang huli, hindi na tumatanggap yan. Ay, huwag na. Okay na ako. So, okay na. Diba? Maraming paraan na para ma-win mo yung tao sa Panginoon. Maraming-marami. At ang isa doon, inutos ng Diyos, use your worldly wealth to gain more friends. Gamitin mo ang pera mo para makapag-win ka ng maraming kaluluwa. Walang pamasahe. Di, bigyan mo ng pamasahe. I-jollibee mo pa. Ah, diba? Dahil pag umasenso yan, ikaw naman ang i-jollibee niyan isang araw. Amen? Hallelujah. Glory to God. Ano ba yung kapangyarihan na binigay sa atin ng Panginoon? Ang mga sumasampalataya ay bibigyan niya ng kapangyarihan gumawa ng mga... Takasan nyo. Gumawa ng... Himala. Sino gagawa ng himala? Yung binigyan ng kapangyarihan. Amen. Hallelujah. Diba? Princess, hindi ba himala yung mas nagalugad mo pa yung Israel kaysa sa amin? Apat na beses na kami nagpunta ng Israel. Eh yung mga sulok ng Israel na puntahan mo. Nakikita niya yung Iron Dome dun. Diba? Oh, hindi ba himala yun? Diba himala yun? Oh, may pupunta sa Japan dito siyang araw. Hindi ba himala yun? Oh, di ba? Hindi ba, Aldrin, himala rin ang buhay mo? Hallelujah. Ikaw, si Sir Elsa, hindi ba himala ang buhay mo na pinagaling ka ng Panginoon? Ikaw, Mina, hindi ba himala ang buhay na binigay sa'yo ng Panginoon? Ganun ang buhay ng mga anak ng Diyos, puno ng himala. You have to go beyond. Pag ito lang ang kaya ko, hindi himala yan. Pero pagka nakita mong mas ibang nangyari, yun ang himala. Amen? Hallelujah. Glory to God. Alimbawa, nagpatong ka ng cellphone dyan, nawala, himala yun. Di ba, nakakatuwa, di ba, sa church natin, sa Christ of All Ages, pag tayo-tayo lang, buong pamilya dito, kahit ano pa iwan mo, mag-iwan ka ng pera dyan, walang mawawala. Amen? Yun yung importante sa pamilya na puspos ng Espiritu ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi niya dito, ano gagawin? Gumagawa ng mga himala sa pangalan ko, pangalan ni Jesus Christ, sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo. Sabi niya, demonyo ka. Lumayas ka nga dyan. Di ba? At magsasalita sila ng iba't ibang wika. Yung speaking in tongues, tandaan nyo yan, gift ng Holy Spirit yan. Hallelujah. Kung wala kanyan, hilingin mo sa Panginoon, hindi ko kayang ibigay sa inyo.
Sasabihin niya, Pastor, lay hands mo nga ako para mag-speak in tongues ako. Hindi ko kailangan yan. Hindi nyo kailangan yan. Ang banal na Espiritu ay ang nagkakalob, ang banal, ang Panginoong Hesukristo. Sabi niya, hindi sila maano kahit numampot sila ng ahas. Uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na papatungayan nila ng kanilang mga kamay. Yun yung kapangyarihang pinagkalob sa atin ng Lord. Hallelujah. Jesus said in the Gospel of John, sabi niya, dadalangin ako, John 14:16, dadalangin ako sa Ama, kanina tinawag natin, upang kayo bigyan niya ng isang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Sino yun? Ang banal na Espiritu. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit, nakikilala niyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. The Holy Spirit is the promise of the Father in us, all His children. He is our legal attorney to every believer. God wants all His children empowered by the Spirit of God, which is the power of God. Mahaba pa sasabihin ko, pero hindi na ako pupunta doon. Ngayon, gusto kong tapusin pala. Hindi, pupunta ako doon sa dulo. Meron pala yun eh, hindi pa pala tapos. Dulo-dulo na lang. At ito yung pinaka-importante. The power of the Holy Spirit is the life of Christian in his life and peace. Kanina, righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Di ba? Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Sino yun? Sino magdadala sa atin doon ng kapangyarihan na yun? Ang banal na Espiritu. Sabi niyo, the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit in the life of Christian is life and peace, Zoe and Shalom. The kingdom of God is a life eternal, peace in the kingdom, joy in the kingdom. Hindi natin matatagpuan ang tunay na buhay at kapayapaan dito sa sanlibutan, maliban tayo ay pagharian ng Diyos at bigyan ng kapangyarihan nagmula sa langit. Sa araw nito, ang tanong ko, saksi ka ba ni Kristo? Saksi ka ba ni Kristo? Are you a witness of the Lord Jesus Christ? Kung ikaw ay saksi, dapat nasa witness stand ka, wala ka sa gallery o mirror. Dapat nagtatrabaho ka. Kung ikaw ay humahawak ng katibayan tungkol sa nasaksihan mong himala ng Diyos sa buhay mo, dapat ikwento mo ito. Kaya makikita mo si Aldrin tuwing magpipreach, nagkukwento. Meron niyang pastor ako nung araw, sabi niya, Pastor, ang problema naman sa'yo, diretsuhan. Ang hirap naman sa'yo, Pastor, tuwing magkukwento ka sa preaching, kinukwento mo pamilya mo. Kinukwento mo yung anak mo. Kinukwento mo yung buhay mo. Kanino ko kikwento? Ano yung kukwento ko? Buhay ni Marites at saka ni Joselito? Huh? Di ba? alam niyo ba si Marites? Alam niyo ba nangyari sa buhay ni Marites? Pinagpala po siya ng Panginoon. Di ba? Ganun ba yung gusto mo? O ikukwento mo, alam niyo nangyari po sa aking anak? Alam niyo ba nangyari sa asawa ko? Gumaling po yung aking anak, gumaling yung, di ba? Umasenso po ang aking kamag-anak o whatever. Yun ang ikwento mo. Kapag ibang buhay ang ikinuwento mo, hearsay yun. Hearsay. Kwentong kutsero, yung Marites at saka Tolitz nga. You need to tell them what the Lord has done for you. An empowered child of God is a witness of Jesus about what Jesus has done for you or for Him. May ginawa ba sa iyo ang Panginoon? May ginawa bang mabuti sa iyo ang Panginoon? In the song Amazing Grace, sabi niya dito, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Yun palang testimony mo na. Oh, kahanga-hanga po. Alam mo ba kapatid, kahanga-hanga ang grasya ng Panginoon sapagkat ako ay niligtas niyang makasalanan. I was once lost. Dati po, naligaw ako. Ngayon, nakita na ako. Dati, bulag ako. Ngayon, nakakakita na ako. It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did the grace appear the hour I first believed.
Nung ako'y na-born again, sabihin ko sa inyo, halos lahat ng barkada ko na-born again. Kasi nakita nila yung kawalanghiyaan ko. Sabi ni Cesar Rivera sa akin, alam mo doktor, sabi niya kay Dr. ano, si Alfred po sa National University, idol po namin yan. Siya po yung modelo namin. Oh, talaga, bakit? Lahat po ng ginagawa niyan, hindi namin ginagawa. Hindi namin po ginagaya yan. Oo. Ibig sabihin, lahat ng kalokohan niyan, hindi po kami sumasali. Dahil, sabi nga sa akin ni Ding Landayan, kung meron pang isang Alfred Calderon dito sa Nawasa, magulo na ang Nawasa. Ganun kagulo. But God saved a wretch like me. Amen? My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. Kung hindi pinadala ng Panginoon, ng Diyos Ama, si Jesus Christ sa iyo, hindi ka maliligtas. Amen? Like a flood, His mercy rains, unending love, amazing grace. May I call the worship team? I want to close this. Ngayon, Pastor, anong sasabihin ko, Pastor, sa aking mga magulang, sa mga kapatid, sabi mo, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Tumayo tayong lahat. Let us sing this song. Ito yung ikukwento mo. Ito yung ikukwento mo, Alan, sa mga mahal mo sa buhay. Ninya, ito ang kukwento ninyo. Sabi mo sa kanya, amazing grace, how sweet the sound. Sister Chick, let's sing this worship. Amazing grace, how sweet the sound. Sing it in your heart. That saved a wretch like me. Sing it in your heart. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sing it in your heart. Was grace that taught my heart to hear, and graces my fears will leave. How precious be that grace appear, the hour I pray. My chains are gone, I've been set free. Yes. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy rains, unending love.
ka receive. But God who called me here below will be forever mine. He'll be forever mine. He'll be forever mine. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And nakilala ko ang Panginoon, ang unang-unang kinausap ko ay ang aking asawa. Sinabi ko sa kanya, napakabuti ng Panginoon. Naborn again ako noong October 1997. Pagdating ng December, kasama ko ng asawa ko sa church, si Chad. Kinuwento ko si Lord Jesus Christ sa aking mga anak kahit maliliit pa sila. Sabi ko sa mga anak ko, unending love, anak, amazing grace. Kinuwento ko sa mga anak ko, pati sa mga manugang ko, magtiwala kayo sa Panginoon. Wala tayong ibang pagtitiwalaan at hahawakan maliban sa Panginoon. Pagkatapos nun, pinuntahan ko ang aking mga magulang. Sabi ko, Ina, Ama, tanggapin niyo si Jesus Christ as Lord and Savior. Sapagkat napakabuti niya. Dakila siya. Senior ko sa kanila kung ano si Jesus Christ. At nakita naman nila kung ano nangyari sa buhay namin, sa pagbabago ng buhay namin. Hindi financially, kundi spiritually. Pinuntahan ko mga kaibigan ko at pagkatapos kumalat sa Christ of all ages na. At ikaw kinakausap ng Panginoon ngayon. Hindi mo ba siya ikukwento? Kailan mo ba siya ikukwento sa iyong mga magulang? Kailan mo ba sasabihin sa iyong mga magulang, lumapit ka sa Panginoong Hesukristo? Kailan mo pa sasabihin sa iyong mga kapatid, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Paghuli na ang lahat, pagkakantahin mo na yung Amazing Grace habang ibinabaon sila sa lupa na hindi naman sila nakakilala sa Panginoon. Today, kayo ang mga saksi ng Panginoong Hesukristo. Amen ba yun? Alan, saksi ka ba ng Panginoon? Mina, saksi ka ba ng Panginoong Hesukristo ngayon? Sabi ng Lord, ikwento mo naman ako. Ikwento mo naman ako. Ang dami ko nang ginawa sa buhay mo.
hindi ko pa rin naririnig ang pangalan ko sa iba na ikinuwento mo. Hindi ba kumisan, no? Nagtatampo sa atin ang Panginoon ng tahimik na napakadami ng ginawang kabutihan sa iyo ang Panginoon sa mga nanonood at nakikinig. Pero hindi mo pa naikwento ang tungkol sa kanyang kabutihan sa ibang tao. Di ba? No, nakakatampo nga naman yun. No? Kaya pag kumisa, pag lumalapit na sa kanya, parang nagtatampo siya na hindi niya na tayo naririnig. Sa umagang ito, nananawagan ang langit sa mga saksi ng Panginoong Hesukristo. Ikwento niyo naman ang Panginoong Hesukristo. Tell His name to your friends, to your loved ones, and bring one soul. Magdala kayo ng isang kaluluwa sa iglesia nito. Isa lang. Hallelujah. Father, we thank you and praise you this morning. Maraming salamat, Ama, sa iyong kabutihan, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, sa tulong ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Salamat po, Lord, pagpalain mo ang bawat isang nanood, nakinig, naway tumimo sa puso namin ang mensaheng ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Itong aming dalangin at ang lahat ng anak ng Diyos na nakikinig ay magsabi ng Amen at Amen. Praise the Lord. Pagpapatid ang Panginoon.